Andito tayo ulit, guys. Pabili po. Pabili. Pabili po. Tao po. Pabili. Meron po ba kayong year 2,000 pong piso? Opo. Kailangan ko po ng 4 na piraso. Ayan. So, okay, guys. No, narinig po ninyo. Naghahanap po ako ng year 2,000. Oh. Year 2,000. Guys, no? At meron din akong member ng Kalimi Onay na magpapasabay sa siya, no? Kailangan daw po niya rin ng 2 pirasong year 2000. At ito ng year 2010 na to, ito lang ginawa ko example kasi hangga't maaari sana ganyan kaganda, no? Na year 2000. Kita niyo naman, ito yung example natin, 2010. Yan. Oh, ganda, di ba? Common na 2010 ito, pero guys, tingnan nyo naman yung kondisyon. Ang ganda-ganda, matingkad ang matingkad yung ano niya, yung gold part niya sa gitna, no, yung copper nickel ring. So dapat at least ganyan kaganda, no. Ayun, so ang gagawin natin, guys, ngayon, no, tapusin niyo yung video, 8 minutes lang naman to para makuha niyo yung mga detalye kung paano natin mabibilian yung year 2000. Kasi meron lang mga nag-post doon sa page ko. Kaya lang di na magaganda yung kondisyon. Kaya naisip ko, no, minarapat ko na lang na i-content. Kasi pag i-content natin, mas maraming maaabot, eh. Baka marami sa inyo merong 2,000 nakaganda kondisyon. At pupunta tayo dito sa, siyempre, sa Namista. Dito tayo kukuha. Dito ang pagbabatayan natin ng mga presyo. Pero bago yung 2,000. Ito nga 2010 muna ang tignan natin. Total lang dito na rin lang sa content. Yung 2010 na 0.19% reverse 3A. Ayan po ang rare dyan. So check nyo yan, guys. Yung aking kasing hawak ay 2010 reverse 3B. So common, pero may value na. Sa uncirculated is 88. Diba? Not bad. Sa kanyang value. No? 2010 reverse 3A. Familiar na ba kayo sa A na yan, guys? Kung hindi pa, yung reverse 3A na yan, ano? Yan po yung plumeria na sinasabi. Yung plumeria, hindi stars, no? Kasi yung B, star na yun, pointed stars na yun. Yung A, plumeria shape yun. Doon po sa mga familiar, alam nyo na po yun, di ba? Ayan, dapat to yung mga baguhan, nagko-collect, dapat alamin nyo na po yung mga variation. Marami po tayong video about sa mga variation yan. Isa-isayin po ninyo yung mga content ko. At dyan po ninyo makikita yung mga variation ng barya natin, mga reverse 1 ABCD, reverse 3 ABCD. Meron na po kasi yan. Sa marami po tayong makikita at maiko-collect dito sa mga BSP series coins. No, guys. So, ngayon, punta naman natin itong year 2000. Malaman ninyo yung value kung magkakano sa inyo pwedeng bilhin para pair, ano? Hindi tayo magchachamba-chamba. Kukuha tayo ng guide para alam po ninyo. Ayan. So, year 2000. Nag-iisa lang ito pala sa ngayon, guys, no? 6% to reverse 1A year 2000. Ayan. So, ganito natin yan ipapaliwanag, no? Reverse 1A, nag-iisa lang siya, 6%. Ang ibig sabihin po, guys, ay hindi pa ito rare, no? Hindi pa ito hard to find. Nagkataon lang na wala pa ako nakikita, eh. At syempre, baka kung meron man nakita, eh baka hindi na ganun kaganda. Kaya ito, hinahanap natin sa inyo. Baka meron kayo na year 2000. At apat po ang kailangan, kasi yung meron, yung isa kong member na nagpapasabay, nagpapahanap din siya, no? 2 piraso yung sa kanya, 2 piraso rin yung sa akin. So, 4. At yung condition ay dapat ay uncirculated condition, no? At least, kung hindi uncirculated, tingnan natin kung extra fine. Kasi pag extra fine, maganda pa yan. May minimal mga, minimal scratches lang yan. Or AU, no? AU yung almost uncirculated. Hindi naman nagkakalayo-layo ng kondisyon yan, you know? Extra fine, extremely fine, AU, and uncirculated. At mas maganda kung may brilliant uncirculated, guys. So, ibig sabihin kasi pag sinabing brilliant uncirculated, no?
Yan yung halos parang mint state na yan na tinatawag, parang grid 70 na yan, you know? Yung kagagaling lang ng pagawaan na ilabas at hindi lang umikot. Ganon yung guys na breed uncirculated, kasi iba rin kasi yung meron kasi yung mga coin, no, enhanced na tinatawag, no, na yung pagkaka-extract nun ay talagang nagiging maganda, kagaya nitong year 2010 na ito. Yan, so at least ulitin natin, at least ganito guys ang kondisyon, ha, year 2000, ha. Ayan, kasi pag kinulik natin yan, magbubuo tayo ng series, dapat lahat ng coin sa series ay magaganda, di ba, para pag binenta mo yan, no. Ang magiging problema na lang dyan, yung mga hard to find, yung mga rare pala, na year 2007 and 2009. Nga lang guys, no, may mga nagsasabi na yung 2007 at 2009 yan, wala daw extract yan, eh. No? Kaya ano ba sa tingin niyo? Pero sa palagay ko, meron po yan. Yung nga, kasi nga rare na siya, kaya hindi na tayo basta-basta makakakita noon. Ayan. So ito muna, inuuna natin yung mga semi hard to find na yan, yung year 2000 kailangan natin. At ulitin ko, apat na piraso, ha. At kung meron guys na yung sinabi ko ng mga katangian, i-comment nyo na lang dito sa comment section. At pwede rin doon sa Kalimay Online Facebook page, comment nyo doon. At pwede nyo doon ma-i-post na yung picture, yung malinaw po guys, at nakita nyo naman na yung value, yung idea nyo. So meron na kayong idea kung magkano mabibili yung year 2000 ninyo, di ba? Andiyan, pinakita ko na, para pera, at hindi na kayo magtatanong kung magkakaano, di ba? Basta kung magandang kondisyon, maganda rin ang magiging presyo niya. Pero kung about good na lang, di ba, kung mabibili man yan, about good, eh mababa na lang po yun. Right guys, no, ayan, kompleto na po yung mga detalye, yung mga sinabi ko na, no, nasabi ko na lahat. So comment pati dun sa page, post nyo lang po. Ayan, sa mga bago, subscribe at i-click ang bell para ma-update kayo guys pag mayroon tayong mga content, mga impormasyon, no. So hanggang susunod guys, maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. Out na po tayo.